malaman ang inyong experiences working with the Momshies at ang buong cast po. Hindi, una, thankful. Maraming salamat kay Direk Easy. At aminin ko, nung time na makulla ko dito sa project na to, masasabi kong very timely dahil yung time na yun, kasagsagan ng pandemic, di ba? Nandun na tayo sa nasa depressing moment na tayo eh. Pero biglang dumating tong project na, di ba, yung makapagpabago o yung mga namimiss mong gawin, biglang dumating. So talagang yung pagpapasalamat ay abot-abot. At ang siguro masasabi ko to na proud ako at napasama ko sa project nito dahil tapang asawa ko na si Karla. Yes! Sabi ng abi. Sana sa susunod si ano naman, si Melai na mga pangasawa ko. Pag... Parang pangasawa mo na yun ako doon. Pwede ito. Hindi, thankful ako. Thankful. Maraming salamat. Sa tatlong Momshies, wala akong masasabi dyan dahil kung ano sila doon sa Magandang Buhay, yun din sila sa pelikula, sa on the set. Tapos, I'm sure, yun na sila eh. Dahil wala naman pwedeng baguhin, wala naman pwedeng itago. Kung magtatago sila, hindi nila kayang itago yung natural na. Kung hindi yun lang ang natural nila. Kaya mga mabuhay kayo. Three Momshies. Kaya mito yung sarap ng bangus mo. Order kayo, baka gusto nyo. Direct easy. Mine. thank you. Basta lagi ako naka-jacket dito eh. May ganon. Sige po, aabangan po namin yan. Thank you. Ngayon, punta ka natin ang ating mga bida men. Aries, ikaw na mauna. Ano naman ang experience mo dito sa iyong mainstream na movie kasama ang Momshies? Yun, sa akin, first time ko kasi sa lahat. So, first time kong gumawa ng movie, first time kong makita yung mga Momshies. So, sobrang naninibago ako. Starstruck, syempre, Ate Melai, Ate Joles, tapos si Ate Karla. And, ayun lang, sobrang kinakabahan, naninibago. Pero, feeling ko naman na nagawa ko ng maayos yung trabaho ko. At grabe yung bonding, solid. Parang hindi ko naisip yung trabaho eh. Parang naisip ko nasa vacation lang kaming lahat. Parang ganun. Ayan yung experience ko. Thank you, Direk Easy, sa pagbibigay ng chance sa akin. Ila. Salamat, Aries. Yes. And congratulations sa iyong first movie. Okay, now. Yan, first of all, gusto kong pasalamatan si Direk kasi kagaya kay Aries, this is my first movie also. And sobrang swerte ko dahil first movie ko to was comedy pa yung ano. So mahilig kasi ako sa mga comedy na movies at kung saan si Tao sa movie na to, andun din ako eh. So eto si Tao palagi nagpapatawa sa akin. So buong shoot talaga, wala, tawang-tawa ako. So all in all, sobrang nag-enjoy lang ako at sabi ni Aries, parang bakasyon lang, tama, parang bakasyon na talaga. At the same time, nakikilala ko yung ibang sila, ang Momshies at ang ibang cast pa. Kaya sobrang grateful ko and Direk at Star Cinema at sa lahat po. Pinagagawa nila dito si DJ Jaiho, si Aries at Johannes. Thank you so much for sharing your experience. Johannes Ristler at sa buong cast. Ngayon naman, alamin natin from the writer, si Daisy. Daisy, saan ba galing ang inspirasyon para sa movie na ito? Ayan. Kasi hindi po, hindi alam masyado ng marami. Si Direk, tsaka ako, sabay kami lumaki. Sa Star Cinema, parang magkakasama kami noon na ano, nag-explore pa lang. Madalas nalalagay kami sa mga pelikula ni Direk Quinn, isa kami sa mga umiisip, ganyan. Tapos eventually, nagba-vice ganda na kami. Tapos parang sometime ago, si Direk lumabas na siya, nagdi-direct na siya, tapos hindi na kami nagkatrabaho ulit. Parang isang beses nag-usap kami na ano, gawa naman tayo kasi gumagawa naman tayo dati. Tapos lagi kami nag-iisip, ano kayang pwede yung i-direct ni EC, ganyan. Nag-try kami mag-romance ng ibang genre, hindi talaga nag-work kasi binabalik pala kami sa comedy. So parang bilang sabay, para kaming sisters noon na nag-start sa Star, nagsabay-sabay na lang talaga lahat. Parang inuwi kami pabalik sa comedy, sis, Momshies movie, para kaming soulmates, soul sisters, ganyan. So yun, parang doon talaga initially nabuo kung bakit tayo may sobrang, sabi ko nga sa kanila, itong movie namin, hindi talaga siya comedy, drama talaga kasi may iyak, kakatawa. So
Ayun, dun po talaga siya nag-start. Ang ganda naman nun. Maiiyak ka sa kakatawa. Okay, again, guys, sa May 28 na yan, bumili na kayo ng tickets sa iba-ibang platforms natin. Nandyan ang kdx.ph, I Want TFC, 249 pesos po yan. Tapos sa Sky Cable, pay-per-view, and Signal pay-per-view, 250 pesos naman. At sa TFC, IPTV, $4.99. Okay, May 28 na po yan. At huwag niyong kalilimutan na iscan ang QR code na nakikita nyo sa inyong screen para makabook na kayo ng ticket as early as now. Guys, ilibre natin ang ating mga momshies at ang buong pamilya natin. Okay? Magandang family bonding ito. Now, kausapin naman natin si Direk Easy. Direk Easy, ayun pala, ang daming nakwento ni Daisy tungkol sa bonding ninyo at kung paano ito nagsimula. Kayo naman po, ano makikwento nyo po sa amin, Direk? Ay, ano ba yun? Ano makakwento? Personal po ba? Or ano? Professional? okay. Kasi nga po, yun. Tama naman sabi ni Daisy. Talaga nag-start din ako sa Star noong 2012. At doon pa lang, na-under na ako kila Chris Gassman, kila Dano Marikit. So, comedy na agad ang pinaglagyan sa akin. So, every brainstorm doon. So, concept developer kami nila Daisy, nila Direct Jumbo, Albano, yan. So, kami-kami yung magkakasama doon nila Dano. So, kami yung nagko-conceptualize lagi ng mga comedy. So parang yun, for the next 3 years magkakasama kami. Wala, tuwing nagbe-brainstorm kami, wala naman kami nabubuo kasi wala akong ginawa kundi magbardagulan lang at magtawa. Wala naman talaga kaming nagagawa. Pero natutuwa naman kami kasi tuwing may lumalabas na concept sa amin, ayun, parang fortunately, parang thankfully nagiging blockbuster kahit papaano. Pero yun, so after nun, paglabas ko nga nung mabas na ako and then napunta ako sa Regal, nagpaalam mo kay Miss Rosel na parang, Miss Rosel, parang gusto kong mag-umad sa aking Miss Rosel Monteverde na parang mag-umad sa aking pinanggalingan. So gawa naman ako ng comedy doon. So parang ayun, parang gumawa ako ng comedy, parang yun nga sabi ni Daisy, parang umuwi ako. Tapos parang nung nagsushoot na, nung nabigay na sa akin concept, nung sabi na, oh ma'am, she's tayo, Soul Switch. Ako parang, okay, sige, Soul Switch. Pero nung nabubuo na yung pelikula doon, ay nabubuo na yung kwento, nung malapit na kami na pinapit ng shoot, doon na sa akin nag-dawn na parang, oh my God, si Miss Karla Estrada to, si Jolina to, parang, she's an icon, parang she defined a generation, ganyan si Melai na comedy, si Momshie Karls na parang ang strong na personality. Sabi ko, Soul Switch, tapos sila. Parang sa akin, nakaasa kung paano ko titimplahin ng bawat isa. Sabi ko, paano ba to? If first star cinema ko to, kailangan magpa-impress. Kasi syempre, parang bumalik ako. Tapos parang alam mo yung parang, ano nang alam mo ngayon? Parang gaganunin ako nila, inang. So parang ako, okay, kailangan kong gandahan. Tapos syempre sila Jolina, sila Ma'am Shimele, tsaka si Miss Karla. So ako, nanginginig na ako nung palapit na. Parang natutulala ako. Lalo na nung nalaman ko kasi, syempre itong cast na to, dream cast to sa akin, pero hindi ko akalain na ibibigay sa akin ng Star at saka ng Keep Filming. Tapos nung nabubuo na, sabi ko, oh my God, si Tao, si Jaiho, si Juliana, si Manuel, paano to? Syempre iba-iba yung level ng comedy, iba-iba yung facets of comedy, iba-iba yung kayang iba to. Parang feeling ko maro-royal rumble ako, tapos parang lulubog ako sa gitna. Parang ganon. So parang naano ko, sabi ko, ano ba ito? Talaga nung nasa hotel na ako nung first night, bago mag-shoot, parang nakatulala lang ako. Alam nila yan, nung nag-briefing kami doon sa ground floor, parang nakatulala lang ako. Kasi parang andami, tapos parang bawat isa to may personalidad na ibaba to, malalamon ako ng buhay. Sabi kong ganun. Eh, pinanganak akong laging lumalaban. So lumaban ako nung day one. Ayun. Tuwan-tuwa ako kasi nakita ko yung galing nila bukod sa pagko-comedy, yung galing nila to give what the director wants. So parang naiintindihan nila na kailangan ko silang itono at kailangan ko silang i-weave ng maayos para meron kaming matinong pelikulang ibibigay sa Star Cinema. So nagtono-tono siya. Minsan may mga araw na parang nararumble na rin ako sa utak ko kasi parang gumagano lahat ng mga comedy. Nung edit, doon ko ulit nakita yung magic nung nag-edit na kami ni Daisy at saka ni Melai in tuna na parang, ay, nakakatawa na siya. Unti-unti siya na nabubuo, tapos kinikilig na ako. Tawa na ako ng tao sa sarili kong ginagawa na parang, ay, ako nga pala ang director nito, market naman ako nito. Parang ganun. So parang tawa ko ng tao, so parang nabuo yung magic kasi lahat ng tao magical. Even the staff, may cinematographer, si Jeyo, production designer, si Popo. Boom, natuwa ako na parang, ay, porket easy Ferrer lang ako, eh, tinulungan pa rin nila ako kahit na si Easy Ferrer lang ako. Parang ganun. So parang tinulungan nila ako yung tayo o yung pelikula. Kahit na
medyo relatively unknown pa naman ako sa movie industry. So parang natuwa ako. Tapos naiiyak na ako ng mga dulo na. Naiiyak na ako ng mga... Kasi nasa Sepangs na ako. Tapos naiiyak na ako. Ayun. Nga. Go, ate. Sobrang gusto ko nang magpatiwakal nung pinagaya sa akin si Ma'am Shimels. Ang hirap kasi ni Ma'am Shimels gayahin kahit sa totoong buhay, ganun kasi siya. Ang likot niya, para siyang kitikite. Ang dami niyang nuances, ang dami niyang expression, yung mukha niya siya lang makagawa. Kaya nga ano yan, one of a kind. Tapos imagine mo, gagayahin mo. Nihirapan ako talaga. I think eto na yung ikababagsak ng career ko dun sa mga eksena ko ng for 30 kong iningat-ingatan. Yung ginaya ko si Ma'am Shimels. Kasi yung kay Ma'am Shijols, eh, si character lang yon dun sa Pilipinas. Hindi talaga ganun kasi si Ma'am Shijols sa totoong buhay. So talagang ina-acting namin yung ganun. Even before. First time lang namin naka-encounter ngayon ng ganitong klaseng tao. Yung kay Ma'am Shimels, ang hirap! Ang hirap. Kaya nga nag-iisa lang yung Melai na yan eh. Nag-iisa lang yan talaga. Sobrang hirap. Bisaya ako ha. Bakit grabe ang tawa ko? Kasi nga, yung huli ng acting namin, si Ma'am Shimels, parang naging Jeff Rooks na kasi siya eh. Kung nakilakaya. Nung nakita ko na nung dubbing, kasi napanood ko na yung nangyayari, si ko, oh my God. Mukha akong buntugon. So yun, para sa akin si Ma'am Shimels ang pinakamahirap na gayahin, hindi mo siya magagaya talaga. Ma'am, si Karla, bago sila, hindi ba kayo nagdalawang isip tanggapin yung role? Kasi parang si Ma'am Shimels yung gagayahin. Kasi parang mahirapan kayo eh. Oo, dahil syempre hindi naman ako as professional as Jolina Magdangal. Wow. Hindi ko na nabasa yung dulo ng script na maging Melai pala ako. Iikot pa pala. Iikot pala sa amin. Itang ikot pa pala. So parang doon nagka-triduran. ganon pala ito. So yun, prepared, but minsan lumalabas yung saya, yung authenticity, yung natural na acting pag hindi ka preparado. May ganon eh. So I wasn't prepared, but definitely I enjoyed it. It was a very, very challenging panggagaya kay Pero yan ang aabangan nila because hindi pa natin alam, meron talagang twist ang movie. Hindi pala talaga namin. Ngayon lang sabihin. Pero mahirap talaga yung kay Ma'am Shimels. Ang hirap talaga kasi ang sumakit lagi, every time na patapos na yung araw, sakit ng leeg ko. Kasi di ba ganun siya, hindi siya, mailikot talaga siyang tao. Tapos, kasi si Ma'am Shijols talaga, dahil siya talaga, ng pelikula. Eh si Ma'am Shimels talaga yung ginagaya niya. Diyos mio. Correct. Ang hirap talaga kasi ano Ma'am Shimels, minsan nga may mga eksena po na papasabi ko muna kay Ma'am Shimels tsaka para makita ko lang kung paano niya talaga sasabihin tsaka ko gagawin. Tapos meron pa ako eksena na sobrang na akong nalito dahil ang lakas nung punto ni Ma'am Shimels tapos ka-eksena ko si Jason na Batanggenyo. So nalilito na ako. Ano ba talaga? Bisaya ba ako Batanggenyo? Hindi ko alam. Hindi ko, nalito na ako sa sarili ko. Hindi ko nakilala yung sarili ko nung time na yun. Pero yun, totoo yung sabi ni Ma'am Shikas, in-enjoy namin yung mga eksena. Tapos yun, nagtutulungan din kami kung paano nga sasabihin mo ba. Pati, di ba, pati kay Ma'am Shikas, paano mo sasabihin ito, Ma'am Shikas, pagka ganito? So yun, yung mga ganon, may mga tulungan ding nangyayari. Kung nap ako sa kanila, sir, maawa kayo sa akin, akong pinakahirap dahil yung mahirap maging maganda. Ako talaga, hindi ko kaya maging maganda. Nakailang ulit si Direk, si Melai, maging Estrada. Karla, Estrada! Hindi po gagalaw yung mukha, Direk. Maganda! Hindi po kaya. Out mo na ako dito, Direk. Sobrang hirap gumanda talaga, sir. Kaya, kung nahihirapan sa akin, mas mahirap sa akin na part. Talagang, yung pag-acting talaga, I'm your mom. Ang hirap talaga, Direk. Sobrang pagkahirap. Maging Karla, Estrada. So, pero, ang bangan nila sa huli, dahil may twist yan, talagang hindi namin pwedeng i-reveal.